Tatapusin na kaya ng San Miguel Beer ang serya nila mamaya kontra dito sa Converge Fiber XRs. Tinambakan ng San Miguel ang Converge noong una nilang laro. At ang isang nakatulong dito sa San Miguel yung kanilang matinding depensa. Totoo, maraming nakakontribute sa scoring nila. Pero para sa marami, ang magandang ginawa ni Assistant Coach George Gallant ay yung rotation ng San Miguel doon sa perimeter. Noong una kasi nagkarap sa eliminations ng San Miguel at Converge, nabaon ang San Miguel dahil sa dami ng 3-point shots na nagawa ng Converge. Kaya dito ang ginawa ni George Gallant, sinigurado niya na doon sa perimeter defense ng San Miguel, palaging may nagro-rotate para bantayan yung mga 3-point shooters. Nagkataon din naman na ang malas ng Converge 3 points at halos walang maka-score. Siyempre, malaking tulong dyan yung depensa ng San Miguel. Kaya ngayon, kailangan natin tignan kung anong adjustments ang gagawin ni Coach Aldin Ayo. Sa panig ng Converge, wala na silang mahihiling pa dito sa kanilang import na si Quincy Miller na ginawa ang lahat para sila ay makakambak. Pero yun nga lang, hindi kaya ng iisang player yan. Ang importante para sa Converge, kailangan makakonvert sila ng kanilang 3-point shots. Dahil alam natin, diyan nagre-rely si Coach Aldin Ayo at maski na yung kanyang mga players. Kasi kung inside game naman pag-uusapan, hindi sila kasing laki ng San Miguel Beer. So kinakailangan mag-click yung kanilang outside shooting para lumuwag yung depensa ng San Miguel Beer. Sa panig naman ng SMB, kinakailangan nilang siguraduhin na yung depensa nila no game 1 ay parehas din dito sa game 2. Dahil syempre, kapag nakatabla ang Converge, sabi nga nila, all bets are off pagdating ng game 3 dahil magkakaroon dyan na tinatawag na pressure sa San Miguel dahil kahit mas mababa silang seed, ang paniwala ng karamihan, Converge ang underdog dito. So kung ikaw ang SMB, gusto mo tapusin na agad ang serye na ito. Dito natin naabangan din kung si Coach George Gallant pa rin ang hahawak sa San Miguel Beer habang ito si Coach Leo Ostre ay nasa sideline. Dahil ayon sa official statement ng San Miguel Beer, si Coach Leo ay nagre-recover pa rin daw at hindi pa makakabalik ngayon doon sa kanilang lineup. Hinebra nga ba at Magnolia na ang maghaharap sa semis? Marami ang naniniwala na yan ang mangyayari at hindi na palalampasin pa ng Barangay Hinebra ang pagkakataon na walisin ang Northport Batampier. Dumikit ang Northport ng first 3 quarters tong laro ng game 1 pero syempre gaya ng inaasahan, nanguna itong si Justin Brownlee, si Stanley Pringle, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray na siyang talagang pumigil dito sa Northport Batampier para makakuha ng momentum. At isa pang masasabi natin, kung talent lang sa lineup ang pag-uusapan, talagang lamang na lamang ang Hinebra dito. Siyempre, hindi natin pwedeng i-underestimate ang Northport Batampier dahil lalaban at lalaban din yan katulad ni Arvin Tolentino na ang ganda na pinakita doon sa game 1. Pero, sabi nga na karamihan, kulang talaga sila sa manpower at kung hindi nga nila pinagtitrade yung mga players nila, hindi sana nagkaroon ng ganitong problema. Pero nangyari na yan at na-trade na nga yung mga top players nila, si Jamie Malonzo pa. So asahan natin na dihadong-dihado talaga ang kuponan ni Coach P. Dohorencio. Sa ngayon, kung sakasakali, maraming fans ang nag-anticipate na Magnolia versus Hinebra na yan. Pero para kay Coach Tim Cone, hindi siya pwedeng tumingin ng ganong kalayo. Kailangan siguraduhin nila dito sa laban na to mula umpisa hanggang huli ay talagang i-pressure na nila ang Northport Batampier dahil ayaw niyang umabot ito ng Game 3. Siyempre, gusto nila makapagpahinga ang Barangay Hinebra at isa pa, kung manalo ang Northport, mapupunta sa kanila ang momentum at malay mo kung anong mangyari sa Game 3. Kaya sa ngayon, ang focus ng Barangay Hinebra ay pigilan nito si Robert Bolick at si Arvin Tolentino dahil sila ang nanguna dito sa Northport Batampier. Samantala naman sa panig ng Batampier, kailangan makahanap sila ng paraan para mapigilan yung lineup ng Hinebra na sobrang dami ng scorers. Hindi pa nga natin nabanggit kanina ito si Chapit Aguilar, si Scottie Thompson, si Christian Stan Hardinger, pati na ito si L.A. Tenorio na very consistent pa rin. Tinapos na ng Magnolia ang kanilang serye dito sa Phoenix Fuel Masters at diretso na sila sa semifinals kung saan haharapin nila ang mananalo sa serye ng Northport versus Hinebra. Kahit hindi naglaro ito si RJ Hasul at si RR Garcia ay nagpakitang gilas pa rin ng Phoenix at dumikit pa rin sila doon sa laban. Pero sa bandang huli, nanaig ang hot shots sa pamamagitan ng kanilang import na si Nick Rakosevic and of course sa tulong ni Calvin Abueva na naka 19 points. Dikit yung laban pero sabi nga nila sa bandang huli nanalo pa rin ang hot shots dahil talagang superior yung kanilang lineup at mas maganda yung nilaro nila sa bandang huli at mas steady sila. Masasabi rin natin na kahit wala si Coach Chito Victolero dahil sa health and safety protocols, maganda ang pinakita nitong si Assistant Coach Jason Webb at yung iba pang nasa coaching staff. Sa ngayon, kailangan din natin tignan kung ano ang gagawin ng Magnolia dahil syempre, pagmamasid sila doon sa Northport versus Hinebra,
na posible na rin matapos kung sakaling manalo Barangay Ginebra mamaya. Kung yan ay matuloy, maasahan natin na let's say for example lamang na manalo Ginebra kontra Northport, magkakaroon tayo ng Manila Klasiko at yan ang inaasahan at gusto ng marami. Pero sinabi nga ni Coach Jason Webb na hindi nila iniintindi kung sino ang makakalaban nila sa semis. Kung yan man ay Ginebra o kung yan man ay Northport Batangpier, gagawin nila ang lahat para makapag-prepare dahil syempre, ang ultimate goal ng Magnolia ay mag-champion, hindi lamang makapasok sa finals. Ilang beses na nasabi kasi na ang Magnolia ay kinakailangan ng mag-champion para hindi naman nahuhuli sa SMB at Ginebra at yan ngayon ang goal nila lalo na at healthy yung kanilang lineup at yung kanilang import ay bagay na bagay doon sa sistema na pinapairal ni Coach Chito Victolero. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng Magnolia na for example, Ginebra ang makaharap nila at kung anong preparation ang gagawin ng kanilang coaching staff. Inamin ni Coach Yang Giao na yung pagpalit ng import ng Bay Area Dragons ang dahilan kung bakit sobrang sama nung nilaro ng Rain or Shine. Natalo at na-eliminate ang Rain or Shine pagkatapos silang tambakan 126-96 itong Bay Area Dragons. Nanguna dito itong si Hayden Blankley na naka 47 points ng 10 out of 13 mula sa 3-point shooting at nakaabot nga sabihin na natin na sobrang laki ng lamang nila na by the time ng third quarter tapos na yung laban. Tumulong din yung kanilang import na si Andrew Nicholson na naka 32 points ng 57% shooting kahit matagal hindi naglaro. Si Glenn Young ay naka 13 points din. Samantala naman dito sa ROS ang nanguna ay ito si Rain ng Batak. Yun nga lang, sinabi ni Coach Yang Giao talaga na hindi sila nakapagprepara ng mabuti dahil nga nung mag-uumpisa yung playoffs, naghahanda sila para dito kay Miles Powell. Doon nakakonsentrate yung kanilang game plan. Pero nga, nung nagdesisyon, itong management ng Bay Area na palitan itong si Miles Powell, nagulo yung plano nitong ROS. Pinanindigan naman ng Bay Area Dragons na injured talaga itong si Miles Powell at day-to-day raw ngayon dahil severe yung kanyang foot injury. So hindi pa natin malalaman kung ano pa talaga nangyari pero gusto nating liwanagan na may certification talaga ng doktor na injured nga itong si Miles Powell. Sa ngayon, si Andrew Nicholson pa rin ang nakaschedule na magiging import nitong Bay Area Dragons depende kung sino makakalaban nila. As it is, kahit San Miguel pa yan o Converge, si Andrew Nicholson pa rin yung kanilang magiging import ayon sa Bay Area ngayon unless biglang magkaroon ng mabilis na recovery itong si Miles Powell. Siyempre, kung talagang matindi yung injury ni Miles Powell, malaking bagay yan para dito sa Bay Area dahil alam naman natin na ever since si Miles Powell ang import ng Bay Area, never pang natalo ang Dragons dito sa PBA. So abangan natin kung ano magiging development sa kanyang kondisyon ngayon. Happy birthday muna sa ating taga-subaybay na si Midnight Hero Sen at shout out kay Enrico at Presi Angsioko, Roldan at Ara Andres, Kagawad Katsakino Dukusin, Andrew Anyosa, Celino Valles at Junel Lalagon Family, Jason Mendoza, JJ Sibum, Jay Makatuno, Rico Olarte, John Patrick Abrea, Ronald Berbosidad, Michael D, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Papa Brian Vlogs, Anthony Allen Family, John Bern Manuel Family, RG Bueno at Dalina Family, Andrew, Julius Benedict at Jason David, Marlon San Pedro, Joseph Pineda, Papa Brian Vlogs, Dion Mercado, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Marlon San Pedro, Jose Juntilla, Reden Lansang, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Admon de Guzman, Brian Andres, Edwin Carmona Jr., Judy Weng Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, John F. Argeles, Dexter Domer, Joy Antoralba Travel and Tours, Lenodo Gaitans at John Cantos.